Ika-11 ng Setyembre, Sabado, sa 24 na linggo ng karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Napakakapal na tao ang nagkakatipon dahil pinupuntahan si Jesus ng mga tao mula sa kani-kanilang mga bayan, kaya nagsalita siya ng talinghaga. Lumabas ang mga hasik para maghasik ng kanyang binhi. Sa kanyang paghahasik, may ilang butong nahulog sa tabi ng daan at kinain ng mga ibon sa langit. Nahulog ang iba sa batuhan at nang sumibol ay nalanta. Nahulog ang iba pang buto sa gitna ng tinikan at sinikil ito ng mga tinik. Nahulog naman ang iba pa sa matabang lupa at nang sumibol ay nagbunga ng tigi-100. Pagkasabi nito'y sumigaw siya, "Makinig ang may tenga." Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga nasa tabi ng daan ay mga nakakarinig nito, pero agad namang dumarating ang diablo. Inaagaw niya ang salita mula sa kanilang isipan upang huwag silang manalig at maligtas. Ang mga nasa batuhan ay ang mga nakakarinig na masayang tinatanggap ang salita. Ngunit wala silang ugat, kaya sandali silang nananalig at tumitiwalag naman sa panahon ng tukso. Ang nahulog naman sa tinikan ay ang mga nakakarinig, ngunit sa pagpapatuloy nila'y sinikil ng mga kabalisahan, ng kayamanan at ng mga kasiyahan sa buhay, kaya hindi sila nakapagbunga. Ang nahulog naman sa matabang lupa ay ang mga nakarinig na salita at iniingatan ito ng may dakilat mabuting loob at nagbunga sila sa kanilang pagtitiyaga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, makinig ang may tenga. May tatlong uri ng pakikinig. Ang una ay ang pakikinig sa pamamagitan ng tenga, subalit hindi naman lahat ng naririnig ng tenga ay nananatili sa isip o tumitimo sa puso. Ang ikalawa naman ay ang pakikinig sa pamamagitan ng mata. Dito hindi ang sinasabi ng bibig ang pinakikinggan, kundi ang kinikilos ng katawan ng nagsasalita. Ang galaw ng katawan na nakikita ng mata ay may mensahe ring ipinaparating sa sinumang nakakakita nito. Sabi nga nila, "Action speaks louder than words." Ang ikatlo naman ay ang pakikinig na ginagamit ang puso. Kumakatawa naman ito sa tahimik na pakikinig sa sinasabi ng ating puso at kalooban. Nagsasalita ang Diyos sa katahimikan, kung kaya may mga pagkakataon na ang pananahimik sa oras ng pananalangin ay kinakailangan upang marinig natin ang tinig ng Diyos na nagsasalita sa atin sa katahimikan ng ating puso. Sa gitna ng salitang heart ay may tatlong letra na kumakatawan sa salitang ear. Kaya pala ang puso ay may kakayahang makinig dahil may tenga rin ito na dapat nating gamitin upang marinig at maunawaan ang mensahe ng Diyos. Pagsasagawa. Maglaan ka ng panahon sa panalangin. Sa pagdarasal, hindi kailangan ikaw lagi ang nangungusap. Sa katahimikan, hayaan mong magsalita at mangusap ang Diyos sa kaibuturan ng iyong kalooban.